Hi, hi, my best in friendship. So this is me again, Eugene Race. I'm with Dean Nolambing at Chuck Love Getting. And welcome to my mixed page kung saan kahit ano pwede. Basta trip mo? Trip ko. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na. Dahil normally, every week ako nag-upload na aking mga bagong videos. At kung nagustuhan mo naman, don't forget to give me a thumbs up and share. At pakiclick mo na rin yung notification bell dyan sa baba para lagi kang updated sa mga bago ko pang i-upload. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano makapag-apply sa bansang Japan. And I made this video dahil na rin sa request na aking mga friends at sa mga nagtatanong at pati na rin sa ating mga kababayan mga Pilipino na nangangarap o nagnanais na makapagtrabaho sa bansang Japan. Kung trip mo yan, then keep on watching. Thank you for waiting. So I have fully checked your account and this is what we're gonna do to resolve your problem. Hindi pala sa pag-call center ang topic natin for today, mga friendships. Graduate na ako doon. Ang topic natin ay tungkol sa kung niloko ka niya ng pangalawang beses, bibigyan mo pa ba siya ng pangatlong chance? Ay, hindi. Iba rin yun. Sorry. Asensya na sa mga nakarelate. Pero iba ang topic natin. Rewind. Ito na talaga. Let's begin. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano mag-apply, anong requirements, saan pwede mag-inquire, anong mga possible budgets, anong dapat ihanda, anong mga dadalhin, at may mga patips din ako na siguradong makakatulong sa inyo dahil these are based on my experience at sa mga nag-gather kong mga impormasyon. So before we start, so let me tell you a little some background about kung paano ako nakapag-decide na magtrabaho sa bansang Japan. So, unang-una noon, may nakita akong mga friends ko at saka classmate ko noon na nagtatrabaho na sa bansang Japan. So, nagtanong ako sa kanila through Facebook kung paano, saan. So, may nakapagbigay ng mga information na meron daw malapit dyan sa tinitirahan ko kasi nagre-rent ako ng house doon sa Abas Lahog. At saka may agency daw dyan sa Cebu City Capital. So, sa may Cebu City mismo. So, nag-decide akong i-check online muna para double-check ko. So, pumunta ako sa POEA website at chinek ko yung mga accredited agencies at saka yung mga job offers nila. It's very important na hindi naman namimili tayo ng trabaho, but we also check kung anong mga trabaho, uri ng trabaho ang ino-offer. Baka kasi naman hindi mo mapanindigan yung applyan mo kasi may mga iba na nagtrabaho at tsaka umuwi after 1 to 2 weeks kasi hindi nila nakayanan. So, make sure na yung ino-offer na trabaho ay kayang-kaya mo din, yung carry mo. Diba mga friendships? So, ano, nakapag-decide na akong mag-apply sa bansang Japan o mag-abroad, ang unang-una kong ginawa is kinuha ko yung mga basic requirements gaya ng passport. Dahil ang passport is pahirapan na. Yes, friendship, pahirapan na siya. Bakit ka mo? Dahil online na siya at dahil online na siya, kailangan mo maghanap talaga ng mga available day and time lamang na makakapag-appointment ka. And so, based on my experience, nung may nakita na akong mga available day, sabi available daw. So, pag kinlik ko naman, it happens many times na pag nagpa-process na, sasabihin sa'yo, ay, hindi pala siya available. So, maghahanap ka na naman ulit. Palagi ka pinapaasa, gaya ng iba dyan. Diba? Papaasahin ka, tas hindi pala available. Ang sakit kayo. Kaya ayoko yung mga paasa mga ganyan. Pero, hindi na ngayon. I will share it soon. Papahuli pa naman ako dyan. Woohoo! For iba to friendship, exotic. Exotic, promise. So, yun na nga. After mong nakapag-successfully appointment, then what will happen is, they will send you an email confirmation about sa appointment schedule mo. At saka may instruction doon na dapat mo rin i-print yung 2 pages yata na dadalhin mo rin doon sa day of your appointment. At saka, hindi ka naman pupunta doon mga friendship na walang ibang dala, diba? So, kailangan mo rin dalhin yung barangay clearance mo, yung police clearance, yung baptismal, NSO, at saka yung updated resume. I brought
two valid IDs kasi ayoko yung pabalik-balik kasi wala akong dala. Mas mabuti na yung magdala ka rin ng extra IDs mo gaya ng postal ID. So, sa lahat ng pag-uusapan natin is ililink ko na below para one click away ko na lang. Oh, yes, at nung na-ready ko na yung mga documents ko, including my passport, kasi I think you have to wait for 2 weeks time para makuha mo yung passport mo. So, yan. Yung nakuha ko na yung lahat ng documents, so nagtungo na ako kagad sa aking agency. Yan sa Cebu Capital, at ang name ng agent is Golden Gateway. Diba? Ang ganda ng name. So, sino nakaisip nun? And, nung nakarating na ako, nag-inquire na ako sa kanila kung ano yung mga job offers na meron or available. That time, ang available na job offer ay kagaya ng scaffolder, farmer, painter, welder, baker, carpenter, food processor, car mechanics, laundry, machine operator, factory workers, at iba pa. Nung una, kahit nang dami kong narinig, napaisip ako friendships, kung kaya ko ba itong mga nabanggit na to, saan ba ako pwede mag-apply. So, inisip ko, kaya ko ba yung scaffolder? Inimagine ko yung sarili ko. Or farmer. So, just to tell you some information about sa anong klaseng work yung mga nabanggit ko. Based on my information. So, yung scaffolder, mga friendships, yun yung mga naghahakot ng mga malaking tubo, i-assemble nyo, para gumawa kayo ng gusali, mga ganun. I think meron ding mga scaffolder na nagbubuhat ng mga tubo para sa mga tunnels. Meron akong friends na ganun, scaffolder sila. Tas sa ilalim mismo sila ng tunnel kasi gumagawa sila ng mga tunnels, mga pipes, ganun. Hindi ko care yung mga ganun friendships. Mabigat at saka baka mahimatay tayo. Tapos yung farmer naman yon, yung magtatanim ka sa Bukid. So, ang magtanim ay D-Vero. Yes, high-tech naman sa Japan. So, as uri naman ng itatanim nyo, depende na sa company nyo kung ano yung mga produkto na binibenta nila. Diba? Mga pet shy, mga ganun. And yung painter naman, from the word itself, painter. So, mag-a-apply ka lang naman bilang the next Leonardo da Vinci, yung mga painter. Hindi, joke lang. Painter is na magpipintura ka kung ano, mga bahay, gusali, mga ganun. Oh, yes, Daddy! At yung welder naman, mag-welding ka, friendship. So, yun, magmamaskas, mag-ano ka ng mga welding, mga tubo, ganyan. So, baker, yes, mag-bake ng mga tinapay. And carpenter, so yun, gumagawa rin ng mga gusali, ganyan. And food processor, so depende sa anong klaseng mga food. Like, ipaprocess nyo, may mga dilata, mga gano'n. Meron akong food processor na nakilala, nakasabay sa application. Food processor siya, tsaka yung ginagawa nila is taga-bukas ng shells. Tsaka yung laman ng shells, yun yung pinaprocess nila. So, yun. Minsan, binabarena pa nila yung shells kasi malaking shells yun. Depende din sa weather. Kung malamig, yung matigas ang shells. Yan. So, hinda mo ng sarili mo. And car mechanics, yes, which I am here now as car mechanics, pero naging car washer, diba? So yun, taga-ayos ka ng car, yung taga-palit ng gulong, mga machine. And next is laundry. So lavandera ka dito sa Japan, besh. So kaya, huwag kang choose. Pero don't worry kasi naman, mga machines dito is high-tech nga. So you really don't have to do it manually. So yun, magsampay ka lang, ganyan. And machine operator, yon. Yung mga ibang kabatch ko, machine operator sila. Madali, sa una lang siguro mahirap kasi may pipindutin ka. Pero kung go-observe, mostly, ano, mag-operate lang sila ng machine. Yun nga, from the word, diba? So, yung ano lang nila yung time, siguro yung stop, yung turn on ng machine. Tsaka si-check nila baka may mga napapaliyang mga ano sa machine, diba? So, yon. It's about machine. So, hindi naman masyadong kahirapan siguro kasi yung mga kabatch ko, ayun, tumaba sila kasi nga, relax lang yung kanilang trabaho, depende sa company yan. And, yung factory worker, so yun, tatrabaho ka sa factory, di ba? So, ito, isa sa mga pinaka-challenging na ginawa ko is yung pagpapa-semi-kalbo. Yes, friendships. Semi-kalbo
because it's a requirement, hindi ka pwedeng ma-interview ng, you know, employer pagka hindi ganun yung buhok mo. Kasi requirements din yun ng agency, lalo na pag nag-aaral ka na ng Japanese language training mo. So yes, yung mga iba kong friends na mga ano, Vaklush, mga vadin ko mga friends, nagtanong sa akin like, Jean, paano mag-apply? Then, isa sa mga sinabi ko sa kanila is yung pagpapa-semi-calvo. And yun, nagsitakbuhan yung mga friendships ko kasi hindi nila carry yung magpapa-semi-calvo. So, it's a risk. And inisip ko talaga na pag gusto ko, then sometimes we have to take risks to achieve our goals in life, diba? Oh, yes, and inisip ko na rin na, ay, buhok lang yan, tutubo pa naman yan. So, kaya, carry lang. And dahil nga, nag-work ako sa call center, mga friendships, that time, di ba? So, bataas yung buhok kasi sa office namin. At saka, parang nahiya ako na manibago yung mga people around me na semi-kalbo ako. Di ba, babaihan tayo yung mga friendships. So, kaya, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ko. Like, bumili ako ng wig. Sipan ko na, bumili na lang ako ng wig. And then, pagka malapit na ako sa office, ano, sa school na Japanese training ko, and then, tatanggalin ko na lang. May kinontrata nga akong ano doon, bakery malapit sa school namin para doon ako mag-stop over at mag-transform, di ba? Ayoko naman naglalakad ako tapos bigla ko lang hugutin yung wig ko, di ba? So, mag-stop over ako doon ako mag-fix ng hair ko, ganun. At saka, araw-araw akong bumibili doon just para maka-stop over lang. And pag-uwi naman, ganun din. Sa-transform na naman ulit. Talaga yung wig. So, ito nga pala yung mga example na wig. Dinala ko pa talaga sa Japan kasi nga parang na-inspire ako. Parang naging ano na memory sa akin na yun yung mga nakakatawang nangyari sa akin. So, ito nga pala. Oh, yeah. Diba? Pasensya na mga friendships sa hair natin na wig. Ano, nalamigan siya sa Japan kaya naging rockstar yung pamorma niya. Pero yeah, synthetic lang kasi to, kaya ganito, na-stuck na rin siya. Kahit na shampoo ko, conditioner, ayaw pa rin niya kasi madaling masira yung synthetic na wig. Pero meron naman akong isa na human hair. Ito din yung madalas kong ginagamit kasi mas shorter siya. Ito. Oh, diba? So, lakas maka-Betty Lou. Pero ito nga yung human hair ko, tas ano na din, hindi na siya kasing ganda ng gaya ng dati kasi madalas din namin itong ginagamit nung nagkakaiwa pa kami sa aming school. Nung kaiwa is like yung nag-uusap kayo, nag-aactingan kayo dyan, gamit yung mga natutunan yung mga lengguahe or mga kotoba or words, di ba? So yun, ginamit din namin itong props at saka yung isang mataas kong buhok, kaya ganun. So balik na tayo sa ating original hair. Nagulo-tuloy yung buhok natin. So yun nga, after ko nakompleto yung mga documents, mga basic documents ko gaya ng passport, NBI, police clearance, di ba pa, nagtungo na ako sa aking agency at chinek na nila lahat ng documents kung okay na ba siya. And then they give me another list of requirements na kailangan ko dang i-submit on specific time. So my deadline siya as soon as possible para ma-line up nila ako for the interview. So, yung mga requirements, ipa-flash ko dyan sa screen. Requirements of the agency are the following: NSO, local birth certificate, baptismal, passport, CNMR if single, NSO if married, and local marriage certificate. Sa CAV form mo naman, ito yung school records mo, which consists of your diploma, Form 137, so yung grades mo sa school, list of graduates, ito yung mga list ng mga kaklase mo and schoolmates mo nung gumraduate kayo, yung school mo may records niya. And certificate of graduation, so ito yung nagpo-prove na nakagraduate ka with your principal's signature. So in my case, dahil nga hindi ako experienced sa mga ganitong uri ng trabaho, so ang ginawa ko, pumunta ako sa kumpanya na may mga ganitong skills at nakiusap na kung pwede bang bigyan nila ako ng COE or Certificate of Employment at wala namang naging problema doon. And yung nakompleto ko na yung mga documents or mga requirements na hinihingi ng agency like yung pinakita ko kanina, then bumalik na ako sa agency upang isubmit lahat ng yon at pagkatapos binigyan na nila ako ng referral for medical dahil kailangan yon before the interview. So,
kailangan ka rin magmadali ng ano, magpa-medical kasi baka interview na tapos hindi mo pa na nakukompleto yung medical mo. I think it takes about 5 days para makuha mo yung medical results. So dapat you take action right away. Oh, yes, so yung agencies, i-refer ka sa specific medical clinic lamang. So question is, bakit specific clinic lamang at saka bakit medical muna bago ang interview? So according to the side ng agency is, they need to make sure and they want to place it na fit to work ka talaga. Alam naman natin dito sa Pinas na nabibili yung mga medical results, di ba? Baka kung saan-saan mo lang yung napulot, mga friendships. So, vowel, ganyan. Kasi pagdating mo sa Japan, i-medical check ka na naman ulit. So, masasayang lahat ng pagod mo, effort mo, kung hindi ka fit to work. And yung mga ano sakit na hindi talaga makakapunta ng Japan is mga halimbawa yung AIDS, HEPA, at saka yung TV. TV pala, hindi TV. Iba yung TV. TV, tuberculosis, ganon. And also, bakit medical muna? Kasi nga, halimbawa, nakapunta na dito ng ano, Pilipinas yung Japanese employer mo, tapos na-interview ka na, tinanggap ka na kasi ganon, gusto ka nila. Pero nga, hindi ka nga fit to work kasi may mga sakit ka na nabanggit ko at saka iba pa na ano, gaya na may sakit sa puso, gano'n yung may mga failures na gano'n. So, malasayang lahat ng effort. Yung validity ng medical naman is good for 3 months. Every 3 months, dapat inire-renew yun. So, good thing is, after 2 weeks, nakatanggap na ako ng message and tawag sa agency ko na may schedule na ako for the interview and I was so happy. So, during interview, wala ka naman dapat ikabahala kasi pwede kang mag-Tagalog, English, Bisaya, kung saan ka komportable. Dahil may interpreter naman, mga friendships, hindi ka mag-Japanese doon sa Japanese employer mo. So, siguro tanungin mo na lang kung ano, nakakaintindi ba yung interpreter mo ng ano, waray-waray, Ilocano, gano'n baka magka-nosebleed pa siya. Pero I think Tagalog is okay. So, mag-Tagalog ka na lang kung gano'n. Dahil hindi naman binabasihan kung fluent ka ba sa pagsasalita mo during the interview. Ang babasihan ng employer mo is yung sagot mo sa kanilang mga tanong. So, bago ang interview, like mga 2 days, ihanda mo na ang sarili mo sa mga possible questions. So, kagaya ng, bakit kaya nag-decide mag-abroad, di ba? So, yung mga safe answer dyan, friendship is like, ano, yung gusto kong mag-ipon dahil gusto kong makapagpatayo ng sarili kong negosyo, mga ganun. Oh, yes, Daddy. And then, tatanungin ka rin kung, ano, magkano ang goal mo na may ipon pag-uwi mo sa Pilipinas, di ba? So, yung akin naman, ano, pangalawang beses ko kasi nakapag-line up bago ako natanggap. So, yung mga mali ko is like, you know, expectations versus reality, mga friendships. So, naisip ko talaga, malaki sweldo ko ito. So, sinabi ko, 3 million. So, parang na-shock yung employer ko baka ano. So, and totoo naman, I was expecting a lot. So, I was thinking, baka makapag-ipon akong ganun kalaki. Natawa yung ano, yung agency pagkatapos na lang malaman na ganun yung sagot ko kasi dapat mga safe answers dyan, just a clue, is mga between 300,000, 500,000, mga ganyan, carry yon na mga sagot. Oh, yes, Daddy. Okay? So, i-ask ka rin mga, halimbawa, anong plano mo sa naipon mo, ganun. So, mostly, sa safe answer is like, yun, napatayo sila ng negosyo, kagaya ng trabaho na ina-apply nila. Halimbawa, ano, baker, pagtatrabahoan mo. So, magtatayo ka rin ng sarili mong bakery. Mga ganda, chika-chika. So, make sure sa kahit pa paano, ano, mag-research ka rin, ano, possible questions about sa uri ng trabaho na ina-applyan mo. Halimbawa, ano, baker, di ba? Bigla kang tinanong, anong uri ng mga tinapay ang binibake nyo doon sa bakery nyo, di ba? Tsaka, mga employer na tatanungin ka kung ano, about sa step-by-step kung paano mag-bake ng tinapay. Eh, baka mag-nosebleed ka, friendship. So, parang, madali lang siyang isipin, pero, pag hindi mo na paghandaan, di ba, mahirap? Oh, yes, so, gano'n. Depende na yan sa employer mo, kung ano mga questions nila. So, meron nga akong kakilala, tsaka may, sinabihan din ako ng agency na meron nga pinasayaw lang o pinakanta ng employer nila. Tapos natanggap na kasi natuwa yung employer nila, di ba? Are you sure about that? Ano ba ito, PBB auditions? Nakakatuwa siyang isipin. Pero, totoo, nangyayari yan mga friendships. Yung mga questions naman sa akin is like,
Halimbawa, tinanong ako, ba't hindi pa ako nakakapag-asawa? Eh, 30 na ako that time. So, sabi ko sa sarili ko, oh my gosh. Naganap talaga ako sa universe ng sagot mga friendship. So, mabuti na lang, sinabi ko, ang sinagot ko is, ano, mahirap kasi ang buhay, kailangan kong paghandaan ang aking future para naman may taguid kong aking magiging pamilya. Ganun, di ba? So parang safe answer tayo mga friendship. Tapos tinanong din ako nga, ano, how do I handle stress? Ganun, sabi ko naman, ano, I drink vitamins and then I'll take enough sleep. Ganun. Tapos tinanong ako, kung saan ba daw na car mechanic shop ako nagtatrabaho. Tapos, yung feeling mo na on the act talaga yung question at hindi mo napagandaan. Mabuti na lang sinabi ko, ah, doon ako nag-assist ako ng trabaho sa uncle shop ko na vulcanizing shop. So, ang ginagawa ko is taga-bulkit ng mga flat na gulong. So, yung pahirapan din yung interview mga friendships kasi mga 23 yata kami nung in-interview. Tapos, anim lang yung kukunin at saka tatlong reserve. Tapos, babae pa yung isa, diba? So, yun. After the interview, kinongratulate na kami ng aming agency. Tapos, nag-picture taking na kami sa aming bagong employer. Tapos, noon, nag-briefing na kami for the other requirements na kailangan namin makompleto para ma-process yung aming visa at signing of contract. So, ito yung sample ng documents na kailangan ng agency mga friendships. But don't you worry, as you can see, mostly ng mga documents na yan ay meron ka na. So, yung iba na lang yung mga kailangan mo. At ito naman yung mga iba pang bagay na dapat mong paghandaan, gaya ng medical, vaccine, dental. Yung dental naman kahit saan clinic pwede. And take note dyan sa training plan, which I will discuss next. So, after namin nag-sign ng contract, yun, after mga 1 or 2 weeks, tumawag na sa akin ng aking agency at magsimula na raw ang aming Japanese training language or Nihongo language. So, yun. Wala kayong dapat alalahanin kasi wala itong bayad. Purong service yung pampubliko lamang. Charot! De, gaya ng pinakita ko kanina, meron silang tinatawag na training plan. You don't have to worry kasi in few weeks naman after mo nagsimulan mag-aaral ng Nihongo, mag-discuss kayo sa agency mo sa mga possible terms kung paano mo ito mababayaran. Hindi naman agad-agad sisingilin ka. And also, this training ban na 10K is fully refundable. I-refund naman nila sa'yo yan pagkatapos mo makumpleto ang iyong pag-aaral ng Japanese. Wala itong bayad yung pag-aaral kasi yung employer mo sa Japan ang nagpapaaral sa'yo. Di ba, Vonga? So, isinet lang ito ng agency para siguraduhin tatapusin mo talaga ang iyong pag-aaral, ang Japanese. Parang okay na rin yun kasi nga yung iba biglang nawawala, di ba? Kagaya ng iba dyan, natapos makatanggap ng 10K, nawawala sila bigla-bigla. Diba? So, yun, kailangan may mga ganun talagang set up na pag bigla kang nawala or di mo ako mahalin, eh, sisingilin kita ng binayad ko sa'yo. Or kukunin ko yung pera. So, ang sa'yo lang is yung budget mo pang araw-araw, like yung pamasahe, pang gasolina, yung baon mo, ganun. At saka, that time, it was so challenging to me mga friendships kasi nga call center ako, diba? So, my work starts from 10 p.m. to 6 a.m. and that's 5 times a week. Tsaka yung Japanese language naman namin is from 7 a.m. to 4 p.m. Minsan nag-iiba siya, like 8 a.m. to 5 p.m. So, yun. Pagka-out ko sa office namin, uwi muna ako saglit para mag-freshen up, tas kumain, di ba? Tas minsan pag wala na talagang time, dumidiretso na ako sa eskwelahan namin. Kasi bawal na bawal malate mga friendships. So, iwasan yung malate during the class. And may mga group study after sa klase, galangan yung mag-aral. Kaya minsan nauwi ako mga 6 p.m. or 7 p.m. ang gano'n. Paggabi, sobrang traffic sa Cebu. Oh, no! So, it takes about 1 or 2 hours bago ako makarating sa bahay. So, nauwi na ako mga siguro 8 or 9 p.m. Tapos, kailangan ko na naman maghanda kasi kailangan ko magtrabaho. Sobrang drained ako that time, mga friendships. So,
Yeah, trip mo ba? So, inisip ko talaga yung health ko kasi nga may medical kami. Habang nag-aaral, meron kaming medical from time to time. And gaya ng iba, habang nag-aaral, ano, may case na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Kaya na-forfeit yung ano, kontrata nila. Sayang naman, di ba? So, sa akin naman yung health ko, di ba? Kasi for 3 months time na ganun yung mga pamorma, mga friendships. Like, halos walang tulugan. So, like, hindi kinaya ng katawan ko. So, nagkasakit ako. Like, ubo, sipon, paos na yung boses ko. Yung paos ko, like, 2 to 3 weeks. I think, mga umabot ng isang buwan. Mga ganun. Wala akong boses. Kaya, yung sa call center ko, kailangan talaga boses ang puhunan, friendships. So, parang singer, di ba? So, yun nga. Kailangan mo kasing, ano, magsalita over the phone. So, yun, nakaka-absent ako pag di na talaga, wala na talagang boses. So, nakaka-absent ako sa work ko, nag-leave ako, like sick leave, ganun. Pero as far as I can, natatrabaho pa rin ako kasi nga, doon na ako kumukuha ng pang-budget ko sa pang-araw-araw, yung bayad sa renta, sa bahay, tsaka yung pang-baon ko sa pag-aaral ko. So, pinirahin ko na lang kay Lord na, Lord, I know you have reason na pinapasok mo ako rito, nakapasok ako. So, sana you give me enough strength and courage na makayanan ko to hanggang sa makatapos ako sa pag-aaral. And then, I'll do everything I can. Basta huwag mo lang akong pababayaan. Yun, kailangan natin ng pray kahit pa paano mga friendship. And he never failed me naman kasi kahit na nagkasakit ako, lahat ng medical results ko, wala naman yung mga ano, nagka-TB. Kasi nga, pag kulang ka sa tulog, di ba, mga possibility din yun, magkaka-TB ka, mga gano'n. Importante talaga na pangalagaan natin health. So, in my case, wala talaga akong choice. So, kailangan kong magtrabaho, pagsabayin yung trabaho ko, at saka yung pag-aaral ko. Kasi nga, doon lahat ng budget ko, kinakailangan kong ma-enough budget para tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. So, tips ko lang. So, if okay naman yung schedule ng work nyo, like hindi kasing hectic ng gaya ng sa akin, then huwag kayo mag-stop. Kasi yung iba na nakakilala ko is nag-stop sa work sila. So, yun. Ang nangyari is wala na silang mapagkukunan ng kanilang budget. So, reason nakaka-absent na sila sa kanilang training. Eh, bawal pa naman yung pag-absent kasi lahat ng ginagawa mo doon sa training mo, yung mga score mo sa pag-aaral mo, tsaka yung attendance mo, nire-report nila yan dito sa Japan. Eh baka naman yun pang reason na mag-back out yung employer mo, di ba? Oh, so, no. Yun. Pero pagka meron ka namang pamilya na magsusupport sa'yo, tapos mahirap yung work mo, tapos meron ka namang pamilya na sigurado makapag-support sa'yo, then it's okay. Pero kung wala naman, then as far as you can, yun, huwag kang mag-stop sa work. It's very important. Isipin mabuti. So, dito tayo sa question and answer portion, mga friendships. Unang question, pwede bang may tato? So, the answer is, depende yan sa employer mo kung tatanggap pa sila ng may tato or kung gaano kalaki yung tato. Kasi ano, depende sa klase ng trabaho yan. May makakilala naman ako na may tato pero nakapagtrabaho na ng Japan. So, during interview rin, tinatanong din yan ng employer mo kung may tato ka ba, gano'n. So, magsabi ka na ng totoo. Tapos, minsan sina-challenge pa nga yung iba ng employer nila na like, oh, kung ipapatanggal mo yan, tatanggapin kita, okay ba sa'yo? So, mga gano'n. So, nasa sa'yo na yan. Kung sinong mas mabigat, ang tattoo mo or yung pangarap mo, di ba? So, anyways, kung maliit na tattoo, then ipatatanggal, then carry lang, di ba? So, next question is, pwede bang high school graduate? And the answer is, definitely yes. Maraming mga nakapag-abroad and skilled workers na hindi naman college graduate. High school, mga ganun. Kasi, pagdating mo sa Japan, hindi mo naman dadalhin yung profession mo or hindi ka naman magiging teacher dito pag nagsisimula ka ng trabaho. Like, kung ano ka, kung laundry ka or baker ka, tas teacher yung natapos mo. So, of course, pagiging laundry and baker and trabaho mo dito, friendship. So, kaya okay na okay yan. Don't worry. The next question is, pwede ba ang ex abroad? And the answer is yes. So, may mga kilala naman ako na natanggap naman. And, in fact, may nakasabay din ako na nag-a-apply or
during that time na nagpapasa ko ng requirements ko, tas katabi ko siya, and nagkausap kami, tas yun, sinabi niya na galing na daw siya sa bansang Japan, mga 2 or 3 times na yata siyang pabalik-balik, and yun, and still reapplying. So next question is, meron bang age limit? So the answer is, depende. Yung employer ko naman, tumatanggap sila ng up to 31 or 32 years old, so okay lang. Kasi meron din akong, yung nakasabay ko nga, sabi ko, mga 34 years old na siya, and yun, still reapplying. Kasi depende rin yan sa agency at sa employer mo. So, walang problema dyan. Just ask the agency kung ano yung mga ano job offers na tumatanggap ng ganyang edad. So, next question, ano, pwede ba yung mga nakapag-abroad na? So, dito naman, mas prefer kasi ng agency yung wala pang experience or first-timer pa. Pero kapag nakapag-abroad na, then wala namang problema basta may good record ka sa pag-abroad mo. So, yung pag-aaral naman namin ng Nihongo is mga 4 months lang yun. And, you know, during that span of time, pinaprocess na rin ng agency yung aming mga documents, kagaya ng visa, di ba pa? And lahat ng yan ay sagot ng agency, kaya wala kang dapat na ikabahala. And yung flights namin, it was December 28. And the good thing is, direct flight to. So, hindi na kami nag-stopover. Kasi yung iba, nag-stopover pa dyan sa Maynila, tapos ano, continuous flight nila is the next day na. So, yung amin, diretso na, tas 4 hours yung flight from Philippines to Japan. So, pagkarating namin sa Japan, dinala kami sa isang training center, mga friendships. So, doon kami tumira for about 1 month. And doon din namin nakasama yung iba pang mga intern trainee sa iba't ibang lugar gaya ng Vietnam, China, at iba pa. So, it was a good experience kasi first time kong nakahalubilo yung ibang ganun karaming iba't ibang lahi, di ba? So, it was fun. And meron kaming teacher doon na Japanese. Tinuruan kami about sa culture ng Japan, manner. At parang refresher na rin sa aming mga natutunan sa Pilipinas while we are studying Japanese. And also, mga new words din na binigay sa amin ng aming teacher na mga gagamit mo dito sa Japan. At binigyan kami ng allowance friendship. So, it's a good thing kasi, ano, may allowance ka, diba? So, every day na mag-grocery ka, ganun, for 1 month time. So, yung allowance namin is like isang buwanan mong sweldo. Diba? Wala kang ginawa, pinag-aral ka pa, tapos may allowance ka pa. Diba, Vonga? I know marami ang naghahangad na makapagtrabaho abroad and makapag-work dito sa Japan. And I am thankful kasi isa akong sa mga nabigyan ng chance na makapag-work dito. First time ko pa and dito pa mismo sa Japan, which is isa sa mga pinakamagandang country na pwede mong pagtrabahuan. Kasi safe, malinis, tsaka ano, walang daya. So dito tayo sa additional tips, mga friendships, dahil love ko kayo. So, kapag nakahanap na kayo ng agency nyo, then please, please make sure na accredited ito by checking sa POEA website para maiwasan yung mga scam. And isa sa mga, sa pagkakaalam ko na prone sa scam is yung bago ka palang nagsisimula is pira-pirahan na yung usapan mga friendship, like yung mga babayaran mo is maabot na ng 100,000, mga ganun. So, it's like, it's about money, you know. So, dapat ma-alarm ka na. And iwasan yung mga direct hiring. Kasi walang direct hiring sa Japan friendships. So, ganun, mga prone din yun. And so, pag first-timer mo, then I think better yung agency muna. Para doon ka starter, ma-experience mo. At saka, ma-handle ka pa ng agency mo to make sure you're in a good hand. And again, the agency must be accredited, okay? Another tip, so, mga 1 to 2 months bago ka mag-apply, so kunin mo na yung mga basic requirements mo, gaya ng passport mo, NSO, baptismal, barangay clearance, police clearance, NBI, TOR if graduate ka, and if high school graduate ka naman, kunin mo na yung Form 137 mo sa inyong eskwelahan.
So, lahat na aking na-share is based on my experience and sa mga information na nag-gather ko nung nag-apply pa lang ako. And I hope na bigyan ko kayo ng sapat na information, lalo na doon sa mga nagpaplanong mag-abroad or magpunta dito sa bansang Japan. So, if you have any question, violent reaction, then please comment down below. And you can also reach me at my Facebook account. So, nilagay ko na rin dyan sa link. Kung gusto mo naman ng email, send ka lang ng email friendship. So, nandiyan na rin yung aking email address. Kasi I'm always active sa mga lahat ng iyan. Pero yung SES is hindi pa ako active. So, yun. I hope you enjoy. And if may natutunan kayo, then please give me a thumbs up and share this video, lalo na sa mga iba pang na gusto mapunta dito sa Japan para makatulong tayo, di ba? Let's help one another and just love lang tayo.